nakuha niya ang kiliti ng masa. Kailan ba yan? Na! Walang pretensyon sa katawan. What you see is what you get. Ika nga. What you see is what you get. So, pag nakita ba kita, akin ka na. Mula sa pagiging sidekick sa mga game show. Erlene Nicole Budon Amano Rita! Aba, nakipagsabayan din sa mga national beauty pageant. At hindi lang basta umaakting-akting. Bida pa ngayon sa sinusubaybayang afternoon prime na magandang dilag. Ang tunay na kagandaan ay wala sa panlabas na kaanyuan. Kundi sa paglabas ko ng pintuan. And I thank you! Marami na ngang nabudol sa karisma ni Herlene Budol. Mukha kang punong kahoy na nakabrat. So, kamusta kayo ni Maxine? Kabaliktaran ho kami sa ano, behind the scene. Magandang bubog na ako na mararamdaman mo ngayon. So, pinag-uusapan niyo pati yung sampal? Opo, meron po talaga sa bunot. Huwag kang kakapit-banda dito bagong butas ako ng tingin. Ganun. Ayoko naman po manakit, lalo yung kay Miss Chanda, sinakal ko kung ganun. Grabe, takot ko eh. Parang wala, hindi ko kaya. Parang papainin ng lupa after ko sakalin to. Sige nga, paano? Okay lang, papasakal ako sa'yo. Parang hindi naman masakit. Eto na. Parang katuwaan, pero para rin daw makuha yung katotohanan. Hindi naman ako sinungalin. Lagi ka raw late sa set. Lumalaki na raw ang ulo mo. May tampuhan daw kayo ng dati mong manager. Wala nang inanais, biyaya ng langit, magandang dilag. Nito lang Biyernes, kinamusta ko si Herlene sa bago niyang bahay sa Angono, Rizal. Paslaslak mo kayo sa aking munting tahanan. Ito ang katas ng lahat na ngayon pinasirapan o when sumali ka sa Binkoy Pageant. Yes. Tsaka, yung apartment pala sa handi sa inyo rin. Opo. Ano yung tautahan niyo? Opo, parang buy one take two po eh. Ako, ang babaeng nilalait niyo noon! Di ba tinatawag niyo akong squammy? Pangit! Ilusyonada! Filinyera! Ako ito! Patok na patok ang iyong teleseryeng panghapon. Yes po, no. Masaya po ako. Yan po yung hindi ko inaakala talaga na papatok po talaga. Kasi make it or break it po sinabi sa akin. Ito na yung panahon para sa pag-iganti ko. Sa palagay mo, bakit patok ang magandang dilag? Kasi Miss Jessica, binos ko po ang dedikasyon ko dito sa first lead role. Yung revenge. Oo. Na parang katulad ng kwento daw ng buhay mo. Totoo ba yun? Nilapat naman daw po siya. Pero sa totoong buhay naman po, hindi ako gumaganti. Hinahayaan ko na lang ang tadhana, ang mangyari, ang tama. Parang naiyak ka. Sakto lang po kasi na ano po ako sa binigyan po ko ng big role ng GMA. Binigyan po nila ako ng break po ba? Kasi syempre, bago lang po ako, Miss Jessica. Wala po akong acting workshop na napasukan. Pasalamat lang po ako sa lahat ng mga nakasama ko, sa mga artist ko po, sa mga director na talaga sumuporta po sa akin. Natouch lang po ako kasi sobrang happy ko po talaga kasi talagang natutuwa po ko. Tawag na sa akin ng mga bata, Gigi, mga tao po, Greta. Sabi nila, para daw makaarte ng maganda, ng mahusay, marami ka dapat baon, marami kang panghuhugutan. Hindi kaya ganon? Sobra-sobra ho ako sa hugot siguro. Nahihipon ho. Napakaiyakin ko po talagang tao. Alam ng lahat yan. Siguro yung mga napagdaanan ko po sa buhay, talagang narelate din po ako sa magandang dilag. Naman, gawin nyo naman ang paraan mo. Parang awa nyo naman. Ang kwento ng magandang dilag, kahit papaano, may pagkakatulad daw sa personal niyang buhay.
Herlene, ang kwento mo parang mala Cinderella, tama ba? Galing sa wala, galing sa mahirap na buhay, nangarap. Yun ba yung narrative ng buhay mo? What you see is what you get sa akin. Sobrang dali ko lang po mag-get sa tao. Sobrang dali ko lang din pong makita kung ano pong meron sa akin. Sobrang open book ko po sa lahat ng tao. Mm-hmm. Kumbaga, lahat po ng mga napagdaanan ko sa buhay ko, siguro sukli lang po lahat to. At saka hindi ko po siya nakuha na ng madali. Pinaghirapan ko po until now po. Hindi po ko titigil talaga mangarap kasi ang sarap po mangarap. Ang hirap maging mahirap. Simula ng pinanganak ako, hindi ko naranasan nagkaroon ng pintuan. Gaya ng alam ng marami, si Herlene, laki sa hirap, produkto ng broken family. Feeling ko naman talagang hindi po para sila sa isa't isa. Kasi na gin bilog lang daw po yung mama ko dati. Anong gin bilog? Kumbaga nabuulan daw po ako dahil sa alak, sabi. Tapos tinry po nila magsama kasi hindi talaga ako eh. Walang epekto sa yung pagkatao eh. Kasi iba iindahin nila yun eh. Parang casual. Maganda ko nabuo sa make love. Pero naging love naman talaga yung bunga ito. Paano mo na dadala lahat yun? Manhid na ho ako para sa mga broken family naming issues. Mas naging maganda po yung pagsasama namin nung naging mas magkaibigan na lang po sila. Kumpara sa maging magjowa. Kasi pag naging magjowa yan ako, may lilipad na naman ng mga kaldero. Halos pinagbabadmintonan ako ng mama at papa ko. Umaga, pasapasahan. Paano mo nalagpasan yun? 15 years old po, nagtrabaho na ako. Tsaka pinag-aral ko po yung sarili ko since high school until college po. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral ko. Maraming salamat din po talaga doon sa mga teacher ko na umunawa sa akin. Nakapag pumapasok ako, lasing ako. Lasing ka? Bakit? Pumapasok din po ako sa bar eh. Pag pumapasok po ako sa school, lasing po ako. Minsan kakatulog po ako. Ayun po yung mga panahon na umiinom ako ng alak nang hindi ko namang gusto. Pero alam mo, Herlene, yung ibang mga nanggaling sa ganong background, hindi nila inaamin yun yung ano nagtrabaho po sa bar. Hindi. Ikaw, inaamin waitress mo. Naman po ako eh. Hindi naman po ako pokpok eh. Ang uuto po ako ng mga manginginom doon. Tapos alabaw, shashat din ako. Tapos mangtitip din sa akin. So sabi mo, 15 years old ka pa lang, nagtatrabaho ka na. Paano mo nalagpasan lahat ng yun? Ang hirap po nang walang sariling pera. Na-realize ko na pwede naman akong kumita ng sarili ko dahil mukha naman po akong matured at saka malaki akong tao. Nagpepeke pa ho ako ng resume ko dati. Talaga, inaamin niya talaga. Kanyari, 15 years old lang po ako ngayon, pero nilalagay ko po doon 18. Pero ang galing mo ah. Ang dami mong nabudol. Nabudol. Sabi ko, ayokong gugutumin yung sarili ko, Miss Jessica. Parang tapos na ako sa part na ginugutom ko yung sarili ko nung elementary ako kasi tinitipid ko yung pera ko para may pang maganda akong outfit nung Pasko. Welcome to the new home! Hanggang ang mundo ni Herlene, tila bumaliktad. Ngayon, may sarili na siyang bahay, sasakyan, paupahang apartment. Dalawa po, up and down. 13,000 lang guys kung gusto niyong maupahan. Moving up girl, nagpupundar lang ho. At saka meron na rin po ako mga hinuhulugang lupa. Yung pa lang po yung napundar ko dahil po sa magandang dilag. Totoo pala yun, umingiti yung kapalaran sa'yo. Kanya-kanyang oras lang po talaga. Hindi po natin masasabi yung panahon din. Tsaka yung nakatadhana sa isang tao. Bakit umuwi ka pa rin dito sa Angono? Kahit may kondo ka na sa Quezon City. Lolo ko po, minsan niiyakan po ko eh. Nak, ano, uwi ka ba? Nak, napanaginipan kita, uwi ka daw. Namimiss ka. Opo. Isinama ako ni Herlene sa munisipyo ng Angono, kung saan din siya dati nagtrabaho bilang staff. So what's up mga guys, mga kaswami, mga kaipunas, mga kabudol ko dyan. Itutour ko kayo kung saan ako nagtrabaho. Let's go, pasok tayo. Ito po yung mga pioneer po namin dati. Ayan, si Mama Junille yan. Napakaganda. Tapos ito po yung office namin, dito po ako natutulog. Tapos ang trabaho ko lang po dito, hello, good afternoon, mayor's office. Tapos pag may hinanap, ibabato ko lang po siya sa iba. Ah, ito yung madalas yung kainan ng street food noon? Yes po. Sige po, lagyan nyo na po. Okay. Kain po tayo! Kasi kain na tayo. Ang sarap. Mainit. From the art capital of the Philippines, ayan. Tuwing piyesta ho dito, masaya. Matagal nyo na ho bang kakilala si Herlene? Opo, simula pa na estudyante siya. Kuya, pasensya ka na ngayon ko lang nakaminin. Minsan na akong nagkupit ng kikiya mo dati. Hindi ko alam, maraming tao kasi. Magbayad ka na. Kunyari, kung babayad ako 10 piso, kukunin ko 15. Oo, ano ko lang dyan?
Naka, tuyo ulam-ulam namin. Pengi naman. So dito ba sa Angono, nakakapaglakad ka pa rin ba sa mga kalye, sa mga iskinita? Ay, yung mga tao ho dito, sawa-sawa na sa akin. Nung may uhog pa ho ako, nandito na ako. Kaya pag nakikita na, gano'n na lang po. Uy, uwi ka pala. Taga rito ka kasi talaga. Na-appreciate ko na po yung mga taong mga bumabati sa akin kumpara nung mga dating hindi naman ako pinagpapansin. Alam mo kung anong meron ako na wala kayong tatlo? Una, ganda. Pangalawa, kabutihang loob. Pero Herlene, paano mo sinisiguro na hindi lahat yun papasok sa ulo mo? Hindi ko alam. Feeling ko, nagtatrabaho lang po ako na normal. Ito pa rin po ako, na si Herlene na talagang masigap sa buhay. Huwag nyo lang isa ulo lahat, isa puso mo lang. Hindi ba kayo sanay na mapahiya kayo sa harapan ng maraming tao? O baka naman nahihiya lang kayo kasi lumabas na at na-expose na yung lahat ng kabalustugan nyo? So yung plot nung magandang dilag na ano, revenge, paghihiganti, wala kang ganun sa buhay? Wala naman po. Nahayaan ko, pag may maawi sa akin, bahala kayo sa buhay niyo. O, aawain mo ko, pila ka, teka lang. Ang dami ko pa iniisip ko, dadagdag ka pa. Kaysa patulan ko po ng patulan lahat, sasakit lang ulo ko. Bahala ka dyan, lumine up ka, ganun. Okay yun ah. Magandang attitude sa buhay yun ah. Wala akong pagsasabay-sabay. Maganda yung payo ni Herlene. Isa-isa lang. Kaya natin yan. Pag-blessing din, yes. Come here. Come to mama. Parang may na-manifest niyo po lahat. Sana kasing dami ng problema ko yung blessings. Yeah. As usual, nang visit lang. Alam mo ba, i-display daw nila yung enchanted bra. Si Herlene Budol, kung ano siya sa TV, ganun din siya sa totoong buhay. Napakagaan niyang katrabaho. Tailor-made talaga siya para kay Herlene. Ang na-visualize namin ay yung si Herlene talaga. Huwag kayo makalagalan dito! Halika dito! Isa sa inaabangan sa magandang dilag, ang bardagulan ng karakter ni Herlene na si Greta at si Blair na ginagampanan naman ng actress at beauty queen na si Maxine Medina. You're just the model and I'm the main event. Dahil ako magsusot ng enchanted bra. Bakit may magic ba yun? Eto Herlene, affected na affected yung mga audience dun sa inyong mga bardagulan na talaga namang major-major. Intense ng mga eksena ha, paano ba yun? Nagsusuruhan po kami after namin magsabunutan, magsampalan, magsapakan. And, uy, pasensya ka na ba? Natamahan ka ba? Sorry ah. Kasi para kaming ano, parang palang ang artista, parang balik. Ba't mo nasabi naman yan? Sisigawan kita ngayon, mamaya, uy, sis, sorry. Kakagaling mula sa iyak. Ay, tatawa ka naman dito next, ano. Ang araw-araw bumubugbog kay Gigi, walang iba, kundi siya. So, kamusta kayo ni Maxine? Sobrang malumanay niya. Ako naman ho, talagang nagtatanong-tanong ako sa kanya. Tika, kung gano'n, pag sinampal ba kita, parang paano niyo sabay ba yung ganyan? Nag-uusapan niyo pati yung sampal? Opo, meron po talaga sabunot. O, kung kakapit-banda dito, bagong butas ako ng tinga, gano'n. Hindi ko naman po manakit, lalo yung kay Miss Chanda, sinakal ko. Grabe takot ko eh. Parang wala, hindi ko kaya. Parang papainin ng lupa after ko sakalin to. Hindi siya nagalit? Hindi po siya nag-guide sa akin yung time na yun. Mahigpit ba yung pagkakasakal mo sa kanya? Hindi ko po alam eh. Sige nga, paano? Ano ba? Hindi, okay lang. Papasakal ako sa'yo. Paano nga? Sige, paano? Hindi to comedy, ang drama. O kunwari ako si Chanda. O yan. Hello? Paano? Demulong ito naman oh. Kasi baliw ako dun, parang iniisip ko kung sino ka. Sabihin ko. Sino? Wow. Parang hindi naman masakit. Pero ang galing niya, on cue, yung nanginginig-nginig pa siya. Tsaka talagang, kasi nag-iba yung facial expression niya. Galing na umarating, girl, ha? Baba ako ng matay para sa tingin lang buhay. Lalo na yung Magnus na yan. Ang kakapal ang mukha niyo! Sobra ko pong ini-enjoy lahat ng moment ng pag-acting ko. Bakit? Ano nadudulot sa'yo nun? Yung marunong ka umarte? Halimbawa po, wala kami pong bayad ng bills, dun mo iiyak. Ah, ang sarap sa pakiramdam mo. Parang nabuhos mo lahat. Alam mo, sa English, catharsis yun. Ano yun? Catharsis. Sa psychology, meron yun. Psychology 11. Basta, ala, ito, pag na-express mo yung ano, yung emotion mo, nakakagaan. Di ba ho? Ang damo. Pag gusto kong umiyak, ay, ire-reserve kita. Huwag kang iiyak ngayon. Isa, may ganun ako. Ganun. Tapos? Tapos kapag may eksenang mabigat, ang sarap iiyak. Parang naipon ka. Parang kang nag-ebol. Parang hungry po. Parang kang ano, si ano yung... Kame? Si Dragon Ball, Tisoko. Oh!
Wait lang, Bea, kasi... Ano eh? Isa pa raw kapansin-pansin sa iyong programa ay yung maganda mong rapport dun sa iyong mga leading men. Talagang natural po talaga may in love kayo sa kanila. Mang gagwapo. Walang ganong kagagwapo dito sa ano, no? Bibihira ako. Magalit sa iyo yung mga kababayan. Sensya na po pala, medyo kaluwas po ako ng QC. Nakakita po ako ng mga talaga ibang mukha. Talagang nabibigla po ako. Na-amiss ka lang po na parang, ah, napapanood ko lang to Doti. Titikman talaga. Magaganda. May girlfriend na si Benjamin Al. Makasal na nga ho. Ay, oo, si Rob Gomez. Ay, may ano din, may family na din. Kaya wala lang, pakinig lang sa sarili. Parang sinasaktan ko lang yung sarili ko. Mamahala ko ng maling tao. Ano sinasabi ko, oh, shota ko to, shota ko to. Kamusta raw ba love life mo? Ngayon po, wala po ko shota. Ang bilis. Bakit? Eh, ang gandang dilag. Bakit? Parang siguro hindi lang kayang pagsabayin. Siyempre, nakapokus ko doon sa kung paano kumita ng maganda-maganda para sa pamilya, sa future. Napag-usapan naman po namin. Shoutout nga pala sa'yo, Tutoy. Tutoy pangalan? Troy po. So, taga Angono rin kasi... Hindi ho, taga Manila. Palayo-layo ako. Ayun yung nakilala ko sa Tinder. First shota ako, 5 years kami. Pero wala na ko ngayon. Sabi namin, oh, tsaka na lang ulit tayo mag-shotaan. Ayusin muna natin yung kanya-kanya nating buhay. Baka... Busy kasi. Busy, parang wala na rin po kami time sa isa't isa. Pero nandiyan pa rin po kami para magsuportahan. Go! Mahal na mahal daw ni Herlyn ang kanyang pamilya. Sa bahay nga, kasama niya ang kanyang tatay, lolo, pinsan, kahit pa mga pamangkin. Marami rin siyang alagang mga aso. Nako, Elohano. Ah, ilusta kayo saan? Napig-chabar ba siya? Napig-sakay ko. Manatong-pilalatay. Masaya si Lolo kasi sa mga nakakamit na tagumpay ni Herlyn. Kayo talaga nag-alaga sa kanya. Arugas ko ng veterinary yung bata po kasi. So pinangarap niyo rin panaga magkaroon ng anak na pakikilala. Opo, hindi ko naman inaasahan na biglang dumating na ganyan. Sobrang proud. Tatanungin kita, Herlyn, kung between Angono at Quezon City, gaano na halayo yung narating sa buhay? Ah, sa Angono, Rizal pa rin po ako. Talagang nandito pa rin. Ah, puso. Puso, buong pagkatao at buong pamilya ko po. Namimiss mo siyempre, lola mo. Oo, sobra. Pag nandiyan na yung problem po, naka-schedule na, iyak po ako sa kanya. Sa kanya po ako magsusumbo. Ikaw yung tipong umiiyak sa nicho? Oo, grabe. Tuloy. Happy birthday, nanay. Hindi ko yung parang kimi. Ay, hindi ko nga. Nang pangit ko akong umiyak. Wala naman yata magandang umiyak. So, hindi ka tinuturoan ng director na ang iyak, dapat maganda ka pa rin. Wala mga ganyan sa'yo. Ano lang po, sinasabi lang po sa akin, o, bawasan. Pag lumalaki ang butos ng ilong. Ayun. Hindi malaki. Malaki ba butas? Ayun. Malaki po yan. Sa pag-arte pala talaga, pati mga butas ng ilong, kinokontrol. Yung luha. Kasi alam ko, minsan may choreography yung luha Na dapat dito sa left. Dapat dito sa right. Dapat no? Paano? Ganyan. Technique. Yan. Ano yun? Tara, maiyak ka. Ayun na siya. Sa bahangin pa. Ahangin. Ayun, Miss Jessica. Hindi ko kaya. Kaya mo yung ganda ka parang mag... Yes, happy birthday. Parang hindi ko kaya. Hindi ako artista. Ikaw na yon. Ikaw na. Jessica, yun na siya. Alam, tumulo tuloy yung eyeline na ako sa ilan. Ang galing naman. Pati pag-iyak, merong ano. Nag-aralan ko po yan. Nag-acting coach po ako sa sarili ko. Si Herlyn, itinuro pa sa akin ang technique ng kanyang pag-iyak. Hinga, malalim. Hinga, tapos. Straight body. Mm. Try nyo lang, Miss Jessica. Wala nyo. Okay, hindi ko kaya. Alam ko na, wala. Palpak ako sa mga stage malalim. Acting nung... Tapos... Natatawa ako sa'yo eh. O, tapos... Hinga, malalim. Malalim nyo, effective sa inyo yung technique. Sige na. Tinatawa na mo. Okay. Sa kabila nito, si Herlyn, laman pa rin lagi ng kontrobersya. Para sagutin ang mga isyong ipinupukol sa kanya, si Herlyn, matapang na sumalang sa lie detector test. Bakit ba ito nauso sa TV, no? Tsaka sa mga vlog, para sa mga criminal to eh. Criminal? Ano ba criminal? Sa mga pinaghihinalaan, sa mga suspect. Pero bentang-benta kasi online sa mga vlog. Nakikiuso tuloy tayo. Lagi ka raw late sa set? O sige po, i-yes ko po yan. Ano yung sagot niya?
truth. Naging. Pero siguro naman may dahilan. Hindi naman po natin may iwasan na talaga minsan may emergency po na talagang hindi mo inaakala. Eh, nagkataon lang po, siguro isa, dalawang beses, pero hindi na po naulit. Kaya po ako lumipat ng kondo kasi isang beses ka lang nalit, ang dami ng issue. Paano pa kapag sumunod-sunod niyan, baka wala na akong trabaho kinabukasan. Once is enough, two is too much, three is ang kapal na ng mukha mo. Lumalaki na raw ang ulo mo. Sige, yes na lang po. Lie. Siguro po, kasi hindi nyo po lahat mapipilis lahat ng tao eh. Na kapag sinabi mo, hindi lumalaki ulo ko. Eh kung nakikita ho ng ibang tao na, ah, nag-for the change na yung person, no? Paano po ipagtatanggol yung sarili mo? Pero yung lie detector test na mismo nagsabi na hindi lumalaki ang ulo mo. Thank you so much, team, and the lie detector team. Question number 3. Pa-diva ka na raw. Anong diva? Diva. Kumakanta, gano'n. Yung may attitude. Siguro po. Sige, yes po. Lie. Hindi totoong pa-diva si Herlyn. Di ko alam kung saan nila pinagkakukuha yung mga yun. Totoo bang may tampuhan kayo ng dati mong manager? Before, yes. Uh-huh. But now is no. Truth. Tampo yung kumbaga nagkakasagutan lang kasi mas more on mag-friendship po talaga kami compare sa talagang manager talaga. Nabuo po kami as a friend eh. So manager mo pa rin siya? Ngayon po hindi. Mentor na lang po. Ah. Pero everyday po rin po kami nagtatawagan, nagtatanungan. Naayos naman? Yes po. Yung mga pambabash sa'yo, paano mo nahahandle yun? Dapat wala akong pakialam sa kanila. Deadman lang. Kung pinagpapansin, hindi naman sila nagbabayad ng bills mo at hindi naman sila nagpapakain sa pamilya mo at hindi sila nagpapakain sa mga aso ko. Yung isa kasi sa mga medyo recurring na criticism sa'yo, yung parang wala ka raw siniseryoso. Pati yung beauty pageant, hindi mo raw siniseryoso. Yun yung po yung akala nila. Siyempre, bakit ka po sasali doon para i-joke lang po yun? Ako, hindi po totoo. Hindi po biro ang mag-pageant. Sineryoso po lahat ng naging laban ko. Sasali ka pa ba? Miss Philippines Tourism 2023 po ako. So, may obligasyon po akong talagang mag-compete sa international by next year po. Magandang bilang, puso ko yung kwento ni Herlyn, bukod sa hindi nalalayo sa ginagampanan niyang papel sa telebisyon, katulad din ng higit na nakararami sa atin. Nagmula sa wala pero nangarap, sumikap at lumaban para sa kanyang mga mahal sa buhay. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.